Hindi makapaniwala si Dre. Nang pasyalan siya nito sa bahay at ipagtapat niya ang totoong kalagayan niya rito. Disappointed itong malaman na nagdadalang tao siya at the same time ay nag-aalala ito, lalo na ang ipagtapat niya tungkol sa kanila ni Johan. Sabi ko na nga ba, may something sa inyo ng lalaking yun. Kaya pala, unang kita ko palang sa kanya, hindi ko na kagad siya gusto. Naiiling na sabi nito sa kanya sa katining na siya ng matiim. Talaga bang wala kang balak ipaalam sa kanyang lagay mo? Umiling si Hazel. Para ano pa? Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? I know, medyo confusing ang statement ko considering hindi ko gustong lalaking yun. Pero syempre, yung kapakanan mo pa rin at kaligayahan mong iniisip ko. Kahit masakit para sa akin, kung sa kanya ka magiging maligaya, okay lang. Kaya kung akong tatanungin mo, mas gusto kong bigyan mo siya ng chance na magpaliwanag. Magpaliwanag sa Andre? Ang lino na nga na gusto niya na akong paglaruan. Ano pa bang tawag dun? Hindi makaimik si Dre. Iniisip ko nga kung ibenta ko na lang tong bahay at magpakalayo-layo na lang ako eh. Sabi niya sa lalaki, kumunot ang noon ito. Kaya lang, parang hindi ko kayang bitawan itong bahay. Eto na lang kasi ang natitirang alaala ng mga magulang ko sa akin. Malungkot na sabi niya sa binata. Pero kung makakatulong yun para magkaroon ng katahimikan ng buhay mo, bakit hindi? Sabi ni Dre sa kanya. Yun nga eh, baka kapag lumayo ako, baka sakaling makalimutan ko lahat-lahat ng mga alaala ni Johan. Bala ko manirahan na lang sa probinsya, kahit sa Bulacan lang or sa Laguna. Aniya habang napapaisip. Gusto mo bang bilhin ko tong bahay mo? Tamang-tama, magandang location nito. Maganda ring investment to. Suggestion ni Dre sa kanya. Kesa naman mapunta pa sa iba. Seryoso ka? Tanong ni Hazel dito. Ikaw ang gusto kong tanungin ko, seryoso ka bang ipagbili ito kasi seryoso ako. Basta magandang presyong ibibigay mo sa akin, bakit hindi? Napaisip siya. Baka ito na nga ang kailangan niyang gawin. Ang lumayo sa lahat ng mga bagay na makakapagpaalala sa kanya kay Johan. Pakaramdam kasi ni Hazel sa tuwing papasok siya sa kwarto ay pinapaalala nun sa kanyang mga gabing pinagsaluhan nilang dalawa ni Johan. Baka sakaling kapag umalis siya dito ituluyan na niya ito makalimutan. Hamot pag-iisipan ko, hindi rin naman kasi ako pwedeng tuluyang huminto sa trabaho, lalo ngay magkakaanak na ako. Baka mahirapan naman ako kung mangungupahan ako malapit sa opisina. Pero gusto ko na rin mag-resign at mag-put up na lang ng sarili kong business. Kahit isang maliit na coffee shop lang. Why not? Gusto mo sosyo tayo? Ginagawa mo ba to dahil naawa ka sa akin? Tanong niya sa kaibigan. Ginagawa ko to hindi lang dahil gusto kitang tulungan. Kung hindi dahil gusto kong idea na kahit sa ganitong paraan lang, hindi pa rin ako malalayo sa'yo. Matapat na sabi sa kanya ng lalaki. Bakit? Alam mo namang wala kang aasahan sa akin, di ba? Hindi naman ako umaasa ng kahit na ano mula sa'yo. Sabi nito sa kanya. Hindi naman sa lahat ng bagay, kailangang humingi ng kapalit, hindi ba? Maniwala ka, wala akong hinihinging kahit na ano sa'yo. Masaya akong makita kang masaya. Napalunok siya. Bakit ba hetong isang lalaking handang magmahal sa kanya, kagaya rin ni Ricky na willing ibigay ang lahat and yet hindi niya magawang turuan, ang pusong tumibok na lamang ito sa taong handang magmahal sa kanya? Bakit si Johan pa na walang alam gawin kung hindi ang saktan lamang siya? Narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Pagkita niya sa screen, nakita niya ang pangalan ng pinsan niyang si Rose Ann. Hazel, hindi sa nakikichismis ako ha? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nag-checkout na si Johan sa hotel na to kaninang umaga. Anang babae sa kabilang linya? Huwag mo sanang mamasamain ito ha? Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Nag-aalalang himig na sabi pa nito. Kasabay niyang nag-checkout yung babaeng kasama niya nung nagkita kayo dito. Sabi pa nito sa kanya. Parang binutasan ng matalas na ice pick ang puso niya. Waring may bumara sa lalamunan niya kaya hindi kaagad siya nakapagsalita. Hazel, okay ka lang? Tila nag-aalalang tanong ni Rose Ann sa kanya. Oo, salamat sa balita. Sabi niya rito habang nagiinit ng kanyang mga mata. Mabuti naman, umalis na pala siya. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha nang mawala na si Rose Ann sa ere. Hazel, what's wrong? Tanong ni Dre sa kanya. Umiling lang siya sa kanapahagulhol. Siguro ay eto ng hudyat para tuluyang magwakas ang kabanatang ito ng buhay niya sa lalaking yun. Yun nga lang kahit saan nga pala siya pumunta,
Bitbit niyang buhay na alaala ni Johan dahil ipinagbubuntis niyang bunga ng kanyang matinding pagmamahal dito. May pait sa mga labing napatingin siya kay Dre. Kahit naman pala ibenta ko tong bahay, hindi ko pa rin matatakasan ng mga alaala niya. Dahil dito sa baby na dinadala ko. Para pala akong tanga. Mapaklang naging tawa niya. Habang buhay ko na nga pala siyang hindi matatakasan. Dahil nagbungang katangahan kong ito. Umiiyak, tumatawang sabi niya sa lalaki. Ang stupid kong talaga, hindi ba? Kahit sa bundok pa ako manirahan, hindi ko matatakasan yung mga alaala namin. Aniya rito. Natutuwa ka ba o nalulungkot na nagbungay ang sinasabi mong katangahan mo? Yun ngang iniiyakan ko eh. Hindi ko alam kung nalulungkot ba ako o natutuwang nagbungay yung mga nangyari sa amin. Masaya ako parang malungkot na ewan. Ganito siguro kapag buntis. Ang gulo. Litong-lito na ako sa nararamdaman ko. Ang cute-cute naman ni Baby Hendrix. Tuwang-tuwang sabi ni Arlene, kinuha nito sa kanyang bata. Hindi ako makapaniwalang mag-iisang taon na siya. Parang kailan lang, sabi pa nito sa kanya. Ngumiti si Hazel. Isang taon na ang matuling lumipas at sa tulong ng mga kaibigan niyang sina Arlene, Dre at Eunice ay nakapag-set up sila ng isang coffee shop sa Laguna. Kung saan ay dito na rin niya piniling manirahan habang ang bahay naman niya sa Cubao ay naisipan niyang parentahan na lamang. Balak nga niya sanang noong unay pagbili yon, ngunit na pagtanto niyang hindi pala niya kayang pakawalan ang mga magagandang alaalang kalakip ng bahay na yon. Bagamat marami rin masasakit na memories ang bahay na yon sa kanya. Mas matimbang pa rin ang mga magagandang alaalang nabuo sa tahanang yon habang siya ay lumalaki. So far ay successful naman ang kanilang coffee shop dito sa Laguna. At nagpaplano na silang mag-put up ng isa pang shop nila sa Karatig Bayan. May mga sandaling umiyak pa rin siya sa labis na pangungulila niya kay Johan, ngunit mas lamang ang kaligayahang binibigay sa kanya ng kanyang anak kaya kahit papano ay masaya siya lalo na't masayahing at malusog ang kanyang baby. Paminsan-minsan ay pinapasyalan rin siya ni Ricky at Ella dito sa Laguna. Kung ano man ang naging issue nila ni Ella noon ay pinagtatawanan na lamang nila ngayon. In fact, isa sa Ella sa kinuha niyang ninang na anak niya. Sa ngayon ay masaya na rin ang love life ni Ella at nahatakda na itong maging Mrs. Ocampo sa susunod na buwan. Isang half Spanish / Filipino ang fiancé nito. Mayaman at maraming mga negosyo. Balita niya ay may minahan din ito ng ginto sa Mindanao. Masaya siya para sa mga magagandang nangyayari sa kanyang kaibigan. Si Ricky naman ay pumapag-ibig na rin. Ang kwento nito sa kanya, may nakilala itong store manager sa isang mga fast food chain na pinagsusuplayan nito ng bigas. Actually, na-meet na niyang babae at nagkagaanan kaagad sila ng loob sa unang pagkikita pa lamang nila. Si Dre, matyaga pa rin naniligaw sa kanya ngunit alam naman itong hanggang pagtingin kaibigan lang ang kaya niya ibigay dito. At gaya nga ng paulit-ulit niyang sinasabi sa mga nagtatangkang manligaw sa kanya, kontento na siya sa pagpapalaking mag-isa sa kanyang anak at hindi na siya naghahanapan ng kasama sa buhay. Ngunit ang totoo, hindi naman kasi niya kayang palitan sa puso niya si Johan kahit na alam niyang matagal na siya nitong pinalitan. O baka nga hindi naman siya nito kailangang palitan dahil kahit kailan hindi naman siya naging special sa puso nito. Baka sinabi lang ito sa kanyang salitang I love you noong panahong nagiinit ang katawan nito. Ngunit pagkatapos ng init, baka huyo na lamang siya para dito. Ayaw niya maging bitter, kaya as much as possible ay ayaw niya na niyang isipin pa mga nangyari sa kanila ni Johan. Focus na lamang siya sa kanyang negosyo at pag-aalaga sa kanyang anak. Maligaya na rin siyang hindi magandang love life niya at nagbunga naman yun ang napakagandang nilalang na nagsisilbing inspirasyon niya para mas maging matapang at magpursige sa buhay. Naiisip nga ni Hazel na siguro kung wala si Hendrix sa buhay niya ay hindi niya alam kung anong kahantungan niya ngayon. Noon kasi mga panahong sobrang depressed siya, ay ilang beses ring sumagi sa isipan niya na mamatay na lamang sana siya. Si Baby Hendrix ang nagbigay ng bagong kulay sa buhay niya. Hindi rin ako makapaniwalang magiging ganito kasuccessful yung business natin. Mabuti na lang pala, pinilit niyo akong umpisahan to. Kung hindi dahil sa tiwala niyo sa akin, hindi natin mapapalago to. Aniya sa mga kaibigan. Salamat ka mo sayot sa idea ni Dre, sabi ni Eunice. Actually, malaking utang na loob natin kay Dre. Dahil kung wala ang talino niya, baka lugi tayo dito considering na pare-pareho tayong nangangapa sa pagpapatakbo ng negosyo.
Buti na lang talaga nandyan si Dre, sabi ni Arlene. Tumango siya. Sangayon siya sa mga sinasabi ng mga kaibigan. Malaki talagang factor ng success nila ay ang experience ni Dre at ang pagiging smart nito sa pag-handle ng mga problema. Malayong mararating na lalaking yun, dagdag pa ni Arlene, saka tumingin na matiim sa kanya. Talaga bang hanggang friendship na lang pwede mong ibigay sa kanya, ha, Hazel? Nag-uumpisa ka na naman, Arlene, sabi ni Eunice. Huwag ipilit kung ayaw. Saway nito sa babae. Umirap ito kay Eunice, saka muling tumingin sa kanya. Ang gusto ko lang naman magkaroon kayo ng parehong happy ending, ang tiyaga-tiyaga kasi ni Dre. Ang bait-bait pa, samantalang yung tatay ng anak mo, ano na, mukhang wala ng balak na magpakita pa. Arlene, yung bibig mo, sita ni Eunice dito. Kahit kailan talaga napakataklesa mo. Tinignan nito ng masama si Arlene saka ginagap ang isang kamay niya. Pagpasensyahan mo ng kaibigan natin yan ha. Okay lang, aniyan tumingin sa dalawa na nakangiti. Tanggap ko naman yung nangyari sa amin ni Johan. Aaminin ko hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya pero kinakaya ko naman. Ayoko namang gamitin lang si Dre just because natatakot ako mag-isa. Ayoko maging unfair sa kanya, aniya sa mga to. Tama ka naman dyan, sabi ni Eunice. Saka kung yung mindset mo ay para lang masuklian ng mga kabutihan sa'yo ni Dre, kaya mo siya jojowain, abay paano naman yung ibang maliligaw mo na matyagari naman sa'yo gaya ni Ricky? Pila talaga maliligaw, sabi ni Eileen na napatawa. Sa bagay, may katuwiran naman kayo. Anitong huminga ng malalim. Pero curious ako kung ano na nangyari dun sa Johan na yun. At saka dun sa kapatid ni Baby Hendrix dun sa isa niya pang babae. Unti-unti naglahong mga ngiti niya sa labi. Napailing si Eunice. Kota ka na talaga, Arlene! Ingis na sabi nito sa kaibigan. Umayos siya ng upo. Simula na magkahiwalay kami, wala na ako naging balita pa kay Johan. May pait sa tonong sabi niya sa mga to. Malamang masaya na yun dun sa babaeng yun o baka sa iba pang babae. Sobrang gwapo naman kasi niya kaya hindi na nakapagtatakang maraming babae ang nagkakandarapa sa kanya. Pero hindi ba super rich yung napangasawa ng friend mo na si Ella? Naku girl, magpaganda ka ng gusto. For sure may mga rich friends yun na binata pa rin naman. Malay mo, isa dun ang hindi naman ako naghahanap ng mayaman, sita niya kay Arlene. What if balikan ka ni Johan? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Tanong ni Eunice sa kanya, hindi siya nakasagot. Wala namang nabago sa nararamdaman niya para kay Johan, pero nandito pa rin ang sakit na ginawa nito sa kanya. Ang sabi niya sa sarili, hindi na siya magpapagamit pa. Ewan lang niya kung kaya niya yung panindigan kapag nagkaharap niya itong muli. May mga sandali kasing parang gusto niyang pagsisiya na nagmatigas siya noong sinusuyo siya nito. Sana pali pinatawad niya ito at binigyan ng chance na napatunayan nito sa kanya na mahal siya nitong talaga. Pero nagpadala siya sa galit at sobrang selos na nararamdaman. Ngunit may mga sandali rin namang sinasabi niya sa kanyang sarili na tama lang ang naging desisyon niya. Makakaya naman niyang mabuhay kahit nawala ito sa piling niya. Tuloy pa rin naman ang ikot ng mundo. Hindi nga lang kasing saya kapag kasama niya ito ngunit iikot at iikot pa rin ang mundo niya. Sisikat pa rin ang liwanag sa ayaw at sa gusto niya. Ay naku, huwag na nga nating hanapin ang wala, sabi ni Eunice na gustong ibahin ang topic ng kanilang usapan na makita nag-iba ang mood niya. Ang dapat mag-celebrate tayo kasi magkakaroon na tayo ng another brunch. Oo nga, mamaya uminom naman tayo, sagot ko, si Arlene. At sino mag-aalaga kay Baby Hendrix? Remember naka day off ngayon si Yaya Sita, aniya sa mga to. Yun nga lang, si Arlene, sabay-sabay silang nagkatawanan. Tumunog ang phone niya. Lumabas ang pangalan ni Rose Ann. Nagtatakang sinagot niya ang tawag nito, madalang na madalang kasi siya nitong nagkakausap ng kanyang pinsan. Bagamat okay ng relasyon nila, hindi naman sila naging close kahit na kailan. Siguro dahil may kalayuan din naman ang lugar niya ngayon. Pero nararamdaman niyang sincere ito sa paghingi ng sorry sa mga nagawa nitong kamalditahan sa kanya noon. Hello, Rose Ann! Hello, Hazel. Ayoko sana maging chismosa, pero wala akong hangad sa ngayon kung hindi makita kang masaya. At alam kong isang tao lang naman na makakapagpasaya sa'yo. Anito sa kanya. Rose Ann, bakit hindi mo pa diretsa yung sasabihin mo? Natatawang tanong niya dito. Ano ba yun? Nakita ko kasi si Johan dito sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Dito ulit siya naka-check-in ngayon.
Parang may mga kabayo nagsipulasan sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Si Johan? Natahimik sina Arlene at Eunice pagkarinig sa pangalang binanggit niya. Natahimik ang dalawa niyang kaibigan pagkarinig sa pangalang sinambit niya. Halatang na-curious bigla. Pasensya ka na, Hazel, kung may pagkamarites ako. Gusto ko lang naman kasing maging masaya ka, kaya pinapaalam ko sa'yo tungkol kay Johan. Kung gusto mo siyang makita, dito lang siya naka-check-in sa hotel namin. Salamat, Rose Ann, pero wag mo na sanang mababanggit pa sa kanyang tungkol sa amin ng bata. Aniya sa kanyang pinsan. Pero hindi ba karapatan niyang malaman ng tungkol sa bata? Tanong ni Rose Ann sa kanya. Please, Rose Ann, tahimik ng buhay ko. Ayoko na magkaroon pa na ugnayan sa kanya. Pigil ang inis na sabi niya sa babae. Pasensya na, akala ko kasi matutuwa kasi babalita ako. Sabi nito sa kanya. Promise, hindi kita babanggitin sa kanya. Salamat. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa pinsan ay hinarap niya sina Arlene at Eunice na halatang curious na curious eh babalita niya. What? Taas ang kilay na tanong niya sa mga to. Narinig namin yung pangalan ni Johan. Anong tungkol sa kanya? Tanong ni Arlene. Huminga siya ng malalim. Naka-check-in siya sa hotel na pinapasukan ng pinsan ko. Yung malapit sa office niyo. Ay, mukhang may future, kinikilig na sabi ni Eunice. Inirapan niya lang ito. Hindi na siya umaasa pa na kahit na anong mula kay Johan. Tinanggap na niyang wala talagang pag-asa maging sila dahil hindi naman siyang tipo ng babaeng gugustuhin itong makasama habang buhay. Baka hanggang kama lang tingin ito sa kanya. Walang imposible, Hazel. Malay mo pwede pa, si Arlene. Saka may anak kayo't karapatan niyang malaman ng tungkol kay Hendrix. May anak din siya sa iba, Arlene. Paalala niya sa kaibigan. Baka nga hindi lang sa babaeng yun. Baka nga nagkalat ang mga anak niya sa iba't ibang babae eh. Mapaklang sabi niya rito. Knowing Johan na mahilig makipaglaro sa mga babae, hindi na siya magtataka kung hindi lang silang dalawang nanakan ito. Sa bagay, may tama ka rin dyan? Kibit-balikat na sagot ni Arlene sa kainiba ng topic. Kuh, bakit nga ba natin pinag-aksayahan ng oras sa mga taong hindi deserving ng time natin? Anyway, ano nga bang balak niyong idagdag sa menu natin? Kailangan natin ng bagong may offer para hindi ma-board ang mga customers natin. Pero syempre, retain natin yung mga binabalik-balikan nila dito. Hindi siya umimik. Ginugulo na naman ang utak niya nang isipin tungkol kay Johan. Hindi man niya aminin ay nasasabik siyang makita itong muli. Napakuyom ang mga palad ni Johan habang nakatanaw sa bahay ni Hazel. Ngayon lamang niya na lamang ipinagbili na pala nito ang bahay sa Cubao. Nang bumalik siya sa France ay wala na siyang balita pa sa dalaga. Nag-focus na lamang siya sa kanyang anak kay Gemmaline. Akala niya ay ganun lang niya kadaling makakalimutan si Hazel. Ngunit gaya ng una niyang pagtatangka, bigo na naman siya muli. Kaya nagbalik siya sa Pilipinas para suyuin ito. Hindi niya alam kung magagawa pa siya nitong patawarin. But this time, nangako siya sa sariling hindi na niya ito susukuan. Shit, marami na rin siyang panahong nasasayang dahil lamang sa kanyang pride. Malamlam ang mga matang sumakay na siya sa kanyang magarang Rolls Royce at nagpahatid kay Robbie sa hotel kung saan siya naka-check-in. Parang wala sa sarili si Hazel habang inaayos sa mga gamit sa coffee shop, kung kaya't hindi sinasadyang nabitawan niyang hawak na baso't nabasag yun sa sahig. Hazel, sabi ni Dre na nagpanik nang makita ang dumudugong paa niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Giniya siya nito paupo at lumuhod sa harapan niya para tingnan ang paa niyang tinamaan ng bubog. Tumayo ito at kinuha ang first aid kit sa cabinet sa kanilinisan ng sugat niya at ginamot. Tahimik lang siya habang nakatingin sa kawalan. What's wrong? Matiim na tanong ni Dre matapos siya nitong lapatan ng gamot. Kahapon ka pa parang wala sa sarili. May kinalaman na naman ba yan kay Johan? Balita ni Arlene sa akin nakita ng pisa mo sa hotel si Johan. Ang bilis ng balita ah. Patuyang ang sabi niya rito. Dahil nag-aalala kaming lahat sa'yo, sabi ni Dre sa kanya. Ano, magpapabola ka na naman ba sa lalaking yun? Papapuntis ka na naman ha? May sarkasam sa tanong nito sa kanya. Dre, pwede ba? Iritadong sabi ni Hazel. Gusto ko lang ipaalala sa'yo yung mga hirap na pinagdaanan mo nung pinagbubuntis mo si Hendrix. Hazel, sana hindi ka na magpaloko pa. I mean, walang problema sa akin kung yung lalaki mang yun ang makatuluyan mo. Wala naman ako magagawa kung siya talagang mahal mo. Ang sa akin lang, sana nga mapanindigan ka niya. Hindi yung bigla na lang siyang mawawala na parang bula. Hazel, akong una nasasaktan kapag nakikita kitang nagkakaganyan. Napaiyak siya.
Ramdam niya matinding pagmamalasakit ni Dre sa kanya at nagigilty siya na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na binibigay nito sa kanya. Naiinis na nga siya sa kanyang sarili. Bakit ba kung sino yung ayaw sa kanya, doon niya gustong isiksik ang kanyang sarili. Heto si Dre, mahal na mahal siya kahit na may anak na siya sa ibang lalaki and yet, hindi niya magawang tapatan ang pagmamahal na binibigay nito sa kanya. Bakit hanggang ngayon ay si Johan pa rin ang sinisigaw ng puso niya? Sabi niya, titigilan na niyang kabaliwan niyang ito pero hindi naman siya nagtagumpay. Hanggang ngayon, hibang at baliw pa rin siya sa labis niyang pagmamahal kay Johan. Sino bang may gusto ng ganito? Humahagulhol na sabi niya sa binata. Sino bang may gusto magmukhang tanga? Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya makalimutan. May mga gabing gusto kong murahin ang sarili ko, sabi niya tumingin dito. Alam mo, sa totoo lang, kagabi ko pa binabalak puntahan si Johan doon. Kumunot ang noo ni Dre. Oo, alam ko sobra ng katangahan kapag ginawa ko yon. Pero hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hirap na hirap ng kaloobang sabi ni Hazel sa binata. Awang-awang niyakap siya ni Dre. Araw ng Linggo. Madaling araw pa lang ay gising na si Hazel bilang paghahanda sa kasal ng kaibigan niya si Ella at ang multi-billionaire na mapapangasawa nitong si Daniel Ocampo. Siya kasi ang maid of honor ng kaibigan kung kaya't maaga siyang gumising para ihanda ang kanyang susuting magenta pink gown. Mabuti na lamang at nagpresenta si Dre na sunduin siya. Sa Tagaytay gaganapin ang wedding, 1 hour drive from Laguna kasama ng ilang minuton traffic lalo na kapag araw ng Linggo. Kaya sabi ni Dre ay magpe-prepare siya ng maaga para maaga siya nitong susunduin. Siya na rin ang magme-makeup sa sarili niya. Total naman ay very light lang ang ilalagay niya sa mukha dahil summer naman ngayon. Saka hindi naman talaga siya mahilig maglagay ng kung ano-anong borloloy sa mukha. Si Baby Hendrix ay iiwanan muna niya sa pangangalaga ni na Arlene at Eunice. Sanay naman ng bata sa mga to. Gusto nga sana ni Dre ay isama niyang kanyang anak sa wedding ng ninang nito ngunit naisip niyang baka magwala lang doon ang bata. Lalo pat garden wedding ang setup. Baka mainitan lang si Baby Hendrix. Alas 6 ng umaging nasa labas na ng bahay niya sina Arlene, Eunice at Dre. Iyaya niya mangitumag almusal. Inihanda niya sa mesa ni lutong tinapang bangus, fried egg at fried rice pati na rin yung tirang ulam niya kagabi. May niluto na rin akong ulam niyo for lunch, sabi niya sa dalawang kaibigang babae. Painitin niya na lang sa microwave mamaya. Don't worry, kami nang bahala dito. Basta mag-enjoy kayo sa wedding, sabi ni Arlene. Huwag mo kalilimutang saluhin yung bouquet ha, tudyo pa nito sa kanya saka lumingon kay Dre. At ikaw yung garter, napangisi lang si Dre dito. Siya naman ay umikot ang eyeballs. Heto na naman si Arlene na parang pinipilit talaga na magka-love life siya. As if napaka-miserable ng buhay niya kung mananatiling single lang siya. Umakyat na siya sa kwarto at iniwan ng mga ito sa pag-almusal. Ginayak niyang pampalit niyang damit just in case marumihan or masyadong mainit ang suit niya mamaya. 7:30 lumarga na sila ni Dre dahil eksaktong alas just raw ang kasal ng kaibigan at nakakahiya naman kung malilate siya. Pagdating nila sa Tagaytay Resort na pag-aari ng mapapangasawa ni Ella ay marami ng tao. Pinuntahan niyang kaibigan sa suite nito para batiin at iabot na rin ang special ni regalo niya para dito niyakap nito ng ubod higpit. Maluha-luha siya habang makikita ang kasiyahan sa mukha ni Ella. Hindi ko inaasahang may isang Daniel na magkakagusto sa akin, sabi pa nito sa kanya saka muling bumaling sa salamin para tingnan ang sariling reflection doon. Aminado naman ako hindi ako kagandahan, kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang magugustuhan ako ng isang gwapong-gwapong kagaya niya. Wala namang imposible sa pag-ibig, naniya rito. Yeah, I know. Kaya sa'yo ko ihagis tong bouquet. Saluhin mo ha? Gusto kong ikaw na sumunod sa akin. Nakatawang sabi nito sa kanya. Isang tipid ng ngiti lang tinugon niya sa kaibigan. Kung ganun nga lang kadali magkaroon ng happy ending ang love life niya. E di sana, lahat ng wedding invitations ay dinaluhan niya para lang makipagagawan sa mga bouquet na ihahagis ng bride. Kinakabahan pa rin ako, sabi ni Ella sa kanya. Ganito pa lang pakiramdam kapag nakasuit ka na ng wedding gown, para pa rin ako nananaginip lang. Naputo lang sasabihin ito nang pumasok si Daniel sa iba pang kwarto. Honey, I want to introduce to you my best man. Yung sabi ko sa yung kaibigan matali ko nung nasa States ako, Johan Montefalco. Pagkarinig sa pangalan ni Johan ay parang nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung magtatago o haharap sa mga to. Oh my God! Dinig niyang sambit ni Ella, saka napalingon sa kanya. Hazel, hindi ba siya yung... Hindi na naituloy pa ni Ella ang pagsasalita dahil
Natigilan na ito habang nakatingin sa reaksyon ng mukha niya. Napakunot noon naman si Daniel na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. "What's wrong? May hindi ba ako alam?" Nagtatakang tanong nito nang makitang pamumutla sa mukha niya. Ang pagkagulat sa mukha ni Ella at ang reaksyon ni Johan habang hindi inaalis ang mga mata sa kanya. "Honey, they used to be an item," paliwanag ni Ella sa mapapangasawa. "Oh my!" Nagulat si Daniel sa katinapik sa balikat si Johan. "Pare, wala akong alam dito. Kamusta ka na?" Narinig niyang tanong ni Johan na hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. At ewan kung totoong nakita niyang piping pananabik sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya or nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Kung gwapo na ito, ay mas lalo pa itong naging gwapo at napakakisig ngayon. At ganun pa rin ang epekto nito sa kanya para siyang mapapraning na hindi niya maintindihan. Ngunit bago pa sila nito makapag-usap ay tinawag na sila ng wedding planner dahil mag-uumpisa na raw ang seremonyas. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya, ang dami niyang gustong sabihin kay Johan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Gusto nga niyang murahin ang kanyang sarili dahil simula nang magkita sila nito, hindi na siya mapalagay. Parang ang hindi pumapasok sa kakote niya ang sinasabi ng wedding coordinator sa kanya. Kaya may mga sandaling nagkakamali siya. "Ano ba itong..." Nag-uumpisa na naman ang kahibangan niya. "I heard hindi ka na sa bahay mo sa Cubao nakatira," tanong ni Johan nang matapos ang seremonyas ng kasal. At ngayon ay nasa kanya-kanyang assigned tables na sila at nagkataong isang mesang inuupuan nila ng lalaki habang si Dre ay sa ibang table na pa-assign. Hindi niya alam kung bakit kailangang ganitong arrangement ng mga bisita. Ngunit alam niyang kinagulat rin ni Dre na makita si Johan sa event na to. Mas lalong alam niyang hindi nito nagustuhan na pinagtabi pa sila sa isang mesa. Bago pa siya makasagot sa sinabi ni Johan ay nakalapit na sa kanya si Dre. Waring nais ipaalam sa lalaki na itong kasama niya. "Hazel, kung gusto mo, doon ka na lumipat sa table ko. May bakanting silya doon dahil hindi nakarating yung isang guest," sabi nito sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Si Dre ang kasama niya dumating dito kaya dapat lang na itong katabi niya sa mesa. Kaagad siyang tumayo't lumipat sa mesa ni Dre. Nang madakong mga mata niya sa kinararoonan ni Johan ay kitang-kita niyang nagdilim ang mukha nito. At kung nakakamatay lang ang tingin, palagi niya ay namatay na siya sa talim ng tingin pinukol nito sa kanya na mga sandaling yun. "Ha? Bakit niya kailangan maapektuhan?" And yet parang nagsisikip ang dibdib niya ng mga sandaling yun. Ni hindi nga niya magawang ma-enjoy ang mga masasarap na pagkaing dumadating sa mesa nila. "Shit! Hindi ko napapayagang ipagtabuyan mo na naman ako sa buhay mo, Hazel. Not this time," matigas ang tonong sabi ni Johan sa kanya nang sundan siya nito sa loob ng banyo. Akmang lalabas siya ng banyo ngunit mabilis nitong naiharang ang katawan doon. Akmang may papasok na iba sa banyo ngunit pinigilan ito ng lalaki saka mabilis na nilak yun. "What the heck are you doing?" Sita niya rito. Nangangata lang kanyang buong katawan sa pinaghalo-halong emosyong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Alam naman kasi niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal na mahal pa rin niya to. Yung galit at hinanakit na nararamdaman niya para dito'y panandalian lamang. Ni hindi nga niya alam kung kaya niyang pangatawan ng maging matatag sa harapan ng lalaking ito. "Kanina mo pa ako iniiwasan at ito lang ang paraan para makausap kita ng maayos. Tingnan mo ko sa mga mata, Hazel," naguutos ang himig na sabi nito sa kanya. Napipiko na siya, alam naman niyang hindi niya ito matitiis. Bakit ba gustong gusto nitong pinaglalaroan siya? "Alam kong hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako, hindi ba?" Tanong nito sa kanya. Nagpanting ang mga tenga niya. Kaya ang lakas ng loob nitong gaguhin siya kasi alam na alam nitong kahit na anong gawin nito, heto siya't parang tangang nagmamahal at nagpapakabalo pa rin dito. Hindi na tama to. Buong tapang niya sinalubong ang mga mata nito. "Umaasa kang mahal pa rin kita sa lahat ng kagaguhang ginawa mo sa akin?" Ang lakas naman ng loob mong isipin yan. "Bakit? Ilan bang babaeng sabay-sabay mong ginagot na papaniwala?" Tanong niya rito. "Ilan pa bang babaeng binuntis mo habang heto't gusto mo na namang paikutin ang ulo ko?" Punong-puno ng hinanakit na tanong niya rito. Hinawakan siya ni Johan sa magkabilang balikat. "Aaminin ko, nagkamali ako. Pero sana maniwala ka naman sa akin na seryoso ako sa'yo, Hazel. Yung nangyari sa amin ni Gemmaline, isang beses lang nangyari yun. Sobrang lungkot ko sa France kaya nakalimot ako. Hindi ko naman akala ay magbubungang gabing yun. Talaga bang hindi mo na ako kayang patawarin, ha, Hazel?" Hindi siya umimik. As much as possible ay ayaw na niyang umiyak sa harapan ng lalaking ito. Maraming beses na siya nagpakatanga.
Mabubuhay naman siguro siya kahit na wala ito sa buhay niya. Nakaya nga niya, makakaya niya ulit. Oo, hindi siya ganun kasaya. Siyempre iba pa rin kung kasama niyang lalaking pinakamamahal niya. Pero kahit na papaano ay maligaya naman siya sa piling ng kanyang anak. Bakit ba niya papapasukin na naman ito sa buhay niya? I love you, Hazel. Sabi nitong hinalikan siya sa mga labi. Noong una'y kumakawala siya, ngunit unti-unti para siyang kandilang nauupos na naman. Hindi niya kayang pigilan pang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit ganito siya katanga? Bakit nagpapagamit na naman siya sa lalaking to? Mabuti na lamang tumunog ang phone niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Stop it, Johan. Sabi niya mabilis itong tinulak. Hazel, kapag kinulit mo pa ako, sisigaw ako. Tingnan ko lang kung hindi magalit sa'yo si Daniel. Kapag nag-iskandalo ako. Banta niya rito sa kamabilis ng lumabas ng banyo. Nagtataka pa siyang maraming nakatingin sa kanya habang naglalakad siya palapit kay Dre. What happened? Nagkalat ang lipstick mo sa labi mo. Sita ni Dre sa kanya. Pulang-pulang mukhang kumuha siya ng t-shirt pilit na nilinis ang lipstick na nagkalat sa mga labi habang paulit-ulit niyang minumura si Johan sa utak niya. Hinaras ka ba niya o sadyang nagpaharas ka sa kanya? Matiim na tanong ni Dre sa kanya. Napayuko si Hazel dahil naramdaman niyang papatak na naman ang kanyang mga luha. Biglang lumamlam ang tinig ni Dre. I'm sorry, hindi ko alam kung kanino ba ako dapat na magalit. Sa'yo o sa lalaki yun o sa sarili ko. Ngayon nagtagpong muli ang landas ni Hazel at Johan. Magawa na kayang muling magpatuloy ang naudlot na pagmamahalan ng dalawa? Mahanap na kaya ni Johan at ni Hazel ang walang hanggang kasiyahan sa piling ng isa't isa kasama ang kanilang anak? Yan ang ating aalumin sa huling kabanata ng ating kwento.